Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa benepisyo ng seaweed o ito ay tinatawag na lato, damong dagat, Japanese nori, or pukpuklo sa Tagalog. So marami tayong nakikita nito sa mga palengke. Yes, nandito lang tayo sa Cebu, pero magagawa tayo ng mga tips para sa inyo. So itong mga seaweed, maraming klase, ito nga sa Ilocano, Pukpuklo. Pero ang nakita nating benefit, shortcut lang, posibleng makatulong, iwas sa cancer, yung mga wala pang cancer. Makakatulong para hindi magka-goiter, meron tong iodine. Sa mga anemic, kulang sa dugo, maganda rin to. Sa malambot ang buto, gusto patigasin ang buto, maganda rin to. May calcium, may magnesium. So, marami itong benefits, itong seaweed, para siyang kangkong, kale, o spinach. So, pakinggan natin. Pero ang short lang, ay hindi rin pwede sobra dami, ha. Kailangan konti lang ang pagkain. Dok, Lisa? Oo. Ang lato, pukpuklog, kinakain Ako natin picture. bilang salad. So, And hindi naman kadamihan kasi pag nagsalad tayo, 'di ba? Pangunang kain lang tapos saka tayo kakain ng ating kanin at ulam. So, maraming nutrisyon na tanglay itong seaweed. Isa na nga dito, mayaman ito sa iron. So, bagay sa anemic, para gumawa kayo ng mas maraming dugo. Meron din siyang taglay na calcium, so sa ating mga kababaihan. At ganoon din po sa lalaki, sa kababaihan na magme-menopause, nagkakaroon ng bone loss, so kailangan natin ng more calcium. So ito nakukuha yes. sa pagkain. Iodine, syempre lamang dagat ito. So kailangan din natin para sa malusog na thyroid. Oo. Meron siyang Dok Lisa, magnesium. singit ko lang, bihira lang yung pagkaing may iodine, ha? O bihira lang. So maganda. Ito kasing seaweed, marami siyang component, mineral, na wala ang ibang gulay. Kasi iba nga siya. Nasa dagat siya, di ba, na-absorb niya yung mga minerals. Yes. Oo, so isa siyang pagkain na maraming vitamins at mineral. Ituloy po natin, katulad ng magnesium. So magnesium kailangan mo para protection sa mga sakit. Meron din siyang vitamin B12 analogs, parang vitamin B12 na rin, ano? So bagay ito sa mga taong purely vegetarian o para makakuha sila ng vitamin B mula sa halaman. Marami ring fiber, kaya mas mabilis kayong mabusog. Merong potassium sa mga nangangailangan ng potassium para sa mga sa magandang pagtibok ng puso, para sa ating muscle. Meron din siyang vitamin A, C, E, K, folate, zinc, at sodium. So, ganun kadami yung laman niyang nutrisyon o benepisyo. Okay, bibigay ko naman yung mga problema, ha? Ito naman yung mga problema na iingatan natin. Yung sa benefits, dagdagan ko lang muna. Ito yung kinakain ng mga Japanese, eh, 'di ba? Sa Japanese, mahilig sa seaweed, broccoli, soya, mahilig sila miso soup, minsan may seaweed. Sa Japan, mababa ang nagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes, payat sila at konti rin nagkaka-cancer. Pero hindi natin sigurado kung sa seaweed o hindi. Itong sa seaweed kasi marami talagang ang daming mga minerals and vitamins kumpara sa ibang gulay. Pero merong ding problema. Hindi pwede sobra dami ang kain. Dapat konti lang. Sa tingin ko, kung sa isang plato, baka ganito lang. Mga ganyan lang siguro kadami. Baka, siguro, ilang kutsara lang. Huwag nyo rin dadamihan. Palagay natin sa iodine, di ba? Kailangan natin yung iodine. Meron namang iodized salt. Pag kulang ka sa iodine, pwede kang magkaroon ng goiter. Pero pag sobra sa iodine, ay hindi rin maganda. Magkaka-thyroid problem. So, konti lang ha, tamang-tama. Sa Japanese, 10% ng diet nila seaweed. So, medyo marami. Pero hindi puro seaweed nila kinakain. Ang seaweed, mataas ang vitamin K. Maganda to, pampalapot ng dugo. Okay? Pampalapot ng dugo. Pero merong mga tao na mga may sakit sa puso, baka may valve dito, ayaw nila malapot yung dugo. Yung mga naka-aspirin o naka-warfarin, medyo konti-konti lang. Diba? So, depende. May potassium siya, maganda to. Potassium, nag-exercise. Pero yung may potassium siya, may magnesium siya, mataas ang level. Pero kung may kidney problem ka, may kidney failure, nagda-dialysis, baka hindi na po pwede. O, tatanungin nyo muna sa doktor nyo. Isa rin problema sa seaweed, ang daming klase, Doc Lisa. Siguro, 10 klase. At iba't ibang klase, iba-iba ang laman. Itong pag-aaral na nakita ng DOST, hindi pa to sa tao, ha? Mga scientific research lang to. So,
mukhang makakatulong lang, hindi pa talaga 100% to. Ang isa rin problema sa seaweed ay dahil nga na sa tubig siya, hindi mo alam kung madumi yung tubig, madumi yung dagat, 'di ba? Kung madumi, ma-absorb din niya yung mga dumi sa paligid. So dapat malinis ang pinagkukunan. Malinis ang mamaya maka-absorb siya, like sa Japan may isang klase na nakaka-absorb ng arsenic. Lason yun, kaya pinagbawal nila. So, depende pa rin. Kaya yung sa atin, hahanapin natin kung saan malinis yung pagkagawa. Okay? Tapos, mayroon ding mga seaweed yung kinakain ng anak ko, yung seaweed na kulay green. Yung mga Japanese nori seaweed. Oo, yung ginagawa. Hindi, yung nilalagyan nila ng asin. Parang potato chips, di ba? Alam niyo yun, yung kulay. Kulay bawal yun. Bawal. Bakit bawal? Hindi, pwede kung gusto nyo. Maalat masyado, ha? Sobrang alat. Kasi may taglay na ring sodium ang seaweed. Oo nga eh. So pag ginawa ng mga halo-halo o meron ding seaweed na coloring, ang daming color ginagawa, technicolor, may coloring 'yon. So mas maganda 'yung natural lang na seaweed. So kung nasa miso soup o nasa salad, sasama mo lang konting seaweed, may tulong po sa inyo. Final tips, Dr. Yes, so, o yung ginawang pag-aaral ng DOST ni Dr. Ross Valquez. Ito yung mga pukpuklo, ito yung mga kinuha doon sa malilinis na lugar. Katulad ng lugar? Yes. Ilocos Norte, Aklan, Iloilo at Cagayan. So doon kasi maganda pa yung dagat nila eh. So doon yun kinuha, kaya doon ginawa yung pag-aaral. So kailangan pumunta pa tayo doon. Pero sa tingin ko naman, kahit di tayo pumunta tayo, kahit tayo hindi pumunta doon, meron din naman mga ibang seaweed. Subok-subukan nyo lang pa konti-konti. Basta doon sa malinis. Sana po nakatulong tong video para sa inyo. God bless po.